At dinayagnos po natin ito po kasi may check engine siya. At ginawa na po rin natin na ang pinalitaw po niya ay ang pinalitaw niya crankshaft sensor. Problema na dumating kahapon siya. Sishare ko ngayon sa inyo kung anong nangyari dito sa sasakyan na to. Bago ang lahat, gusto ko munang magbigay ng magandang gabi sa inyo lahat at maraming salamat po sa lagi niyong panonood ng video ko. Salamat po. Yung tatalakayin po natin ngayon ay tungkol sa isang sensor na naman. Ang sensor na to ay siyang pangalan niya ay crankshaft sensor. Mahalaga po ito sa isang makina. Saan siya matatagpuan at kung anong itsura niya. Una kala ko, walang fuel. Nag-hard start. Kala ko hindi nagbibigay ng fuel kasi matagal bago mo bago mapag-start. Tapos sinubukan kong on and off siya para kung pump siya, fuel pump, magbibigay siya. Kaso umandar naman na sinubukan kong 5 beses on and off. Umandar naman siya. Kesa sa kung hindi mo ginagawa yan, medyo matagal. Puro retondo lang, walang hindi nag-start. Yung po, hindi nag-start. Hirap pa-start. Magpa-start sa makinang yun. Tinignan ko yung bomba niya, yung pressure. Pagkabukas ko ng ninalis ko yung isang linya doon, yung papuntang makina, yung sa fuel, yung sa bomba, yung fuel pump. Tapos pinaretondo ko. Nung pag-retondo ko, malakas ang fuel pump. Hindi. Yun, doon ako nag-concentrate doon sa sensor na yun. Pag kasi umihina yung sensor na yun, matagal bago magbigay ng supply, bago married ng computer box. Nagre-retondo siya ng matagal kasi hindi maandar kasi walang signal na nasasagap yung computer box. Kaya wala hindi niya alam kung saan ang posisyon ng mga piston. Kasi yung crank sensor na yon siyang nagbibigay signal sa computer box kung saan na yung piston, siyang kung nasa baba yung piston o nasa taas na, i-deliver sa computer box. Kaya alam ng computer box, utusan niya yung mabigyan ng power yung coil at yung coil magbibigay na supply sa spark plug. At yung injector naman or utusan din ng computer box magbuga ng fuel. Ngayon, kung wala siyang makukuha signal, paano siya? Maghihintay siya. Kaya hindi umaandar yung makina. Kasi signal na dumating sa computer box, doon siya mag-uutos sa mga fuel at magbigay ng kuryente at aandar yung makina. Ay kung wala siyang masagap na signal, kaya ayaw umistart yung makina, yung sasakyan. Ayaw umistart ng makina. Kasi walang signal na ang gagaling sa crankshaft sensor. At ang computer box, walang action na gagawin. Hard starting siya or hindi na andar. Yan ang trabaho ng crankshaft sensor. Sensor pong yun, bawat ikot ng sigunyal yung crankshaft sa loob, mini-message sa computer box. Kaya yung computer box, sasabay naman siya kung anong kailangan nung makina para umandar, yun po, magbibigay ng supply yung computer box. Dahil sa computer box, lahat ng signal, sinasagap niya at lahat ng laro ng sensor, iba-iba, kaya pag pumasok sa computer yan, yung computer, bali siyang nagtotoka sa mga gagawin nila. Yun ang trabaho ng computer box at saka yung mga sensor. Tulad ng sinabi ko, itong crankshaft sensor, siyang nakakapag-detect sa ikot ng sigunyal sa loob at kung ano ang posisyon ng mga piston. Kaya nga may tinatawag tayong 4-stroke cycle
Yung four-stroke cycle po yun, nagagaling din sa loob ng makina. Yung sa sigunyal, tapos sa mga piston connecting rod, kaya yung four-stroke cycle, nabubuo siya dahil sa gawa din ng crankshaft at crankshaft sensor. At ganito po yung four-stroke cycle. Intake, compression, power, exhaust. Yan po ang mabubuo sa loob ng makina. Yung paano siya mag-uumpisa at paano siya aandar. Kaya may tinatawag po tayong timing. Pag naka-timing tayo, kailangan nakatap yung piston. May camshaft po. Kung minsan na chain or timing belt ang or gear ang ginagamit natin para timing. For example po, timing belt. Nakatap yung piston mo. Nakasensor yung crank sensor mo. May message yung computer box na nakatap yung piston. Number one na valve mo, close siya. Ngayon po, pag naka-close yun, pag pinaikot yung makina, magsisignal ngayon yung piston niya pababa na. Kaya ang gagawin nung computer box, sa injector na bubuga ng fuel. Pag-iikot ng crankshaft, iikot din yung camshaft, mag-open ngayon ng mag-open yung intake valve. Pag-open ng intake valve, sasabay buga ang fuel. Pagbuga ng fuel, continue bababa yung piston. Ang tawag po doon ay intake stroke. Pag nasa ilalim po, bumaba ng todo at tataas siya. Pag taas po ng ganon, may kasamang hangin yan at saka yung fuel magiging compression. Yun po yung tawag nilang pangalawa sa four stroke ay compression. Pagtaas po ng compression, nung ano, dala-dala yung piston ng compression, pagdating sa top, sabay mag-message na naman po yung crank sensor na pataas na yung ano, computer box, bibigyan ng power yung coil para magkaroon ng spark yung spark plug. Pag tap ng piston, mag-spark yung spark plug. Pag-spark ng spark plug, sasabong ngayon yan. Yung gas at saka hangin at saka yung spark. Pagsabong nun, magiging power siya. Pagbaba na naman ng kaya yung pangatlo po, yun ang power. Pag naging power na po siya, pagbaba ng piston, bago siya mag-tap na naman, sabi nung nagdi-deliver na naman ng message yung crankshaft na malapit na siyang yung crankshaft sensor na malapit na siyang patap, yung sasabay naman yung sabay yung ikot ng crankshaft at saka sigunyal, ngayon sa exhaust naman siya mag-open exhaust valve para palabasin yung sumabog na power. Yun po ang four-stroke cycle. Sana po, kahit papano, may naiambag na naman po ako sa inyo.